Hello, mga Katarsier Kamuro Ami. So we have now discussing about what the 10 facts you might not know about working on the cruise ship. So 10 mga na hindi nyo alam why we should work in the cruise ship, na yung 10 na yung mga sino da talagang hindi nyo alam kung anong class yung pagtatrabaho namin sa cruise ship. The number one is there's a lot of job opportunity. So pag-work natin sa cruise ship, daming opportunity, daming work. For example, pwede sa cruise ship mag-hire sila ng doktor, social worker, ay social child care, so no, mag-aalaga ng bata, dancers, madaming dancers, chef, daming kusinero, bars, yung mga bartenders, mga stateroom stewards, mga waste management na mga tao, nagpo-prekta sa mga, tapos mga seafarers. So, dami talagang opportunity na pwedeng magtrabaho sa cruise line industry. So, mga, yun yung mga binanggit ko, usually yun. Pero, mas madami yung mga, madami yung nasa hotel industry. For example, mga waiters, mga bartenders, chefs, mga stateroom stewards, may billman din. So, yun. Daming opportunity. Second is, Filipinos are more popular cruise ship workers. So, tayong mga Pilipino, we Filipinos are really popular in working in the passenger or some of the vessels, tanker cargo. So, daming mga workers na Pilipino usually na sa passenger cruise lines. Meron sa bars, merong mga waiters, mga chefs, mga stateroom stewards. So madaming Pilipino. So sa Southeast Asian countries, so ang Pilipino ang daming mga workers kasi masisipag tayo, marunong din tayo magtiis sa mga long contracts. So number 3, sa 10 facts you might not know about working in a cruise ship is new members undergo months of training. So, for example, mga new hires, so new crew members, we do undergo trainings, for example, safety trainings, mga public health trainings, mga food waste trainings. So, daming trainings namin ma-undergo if we are first time in the company. So dami, every month yan may mga tire audit, yung mga ganun, mga training sa pag sign in sign out natin. So daming trainings yan. Number 4 is contracts are long. So ngayon I think di na masyadong matagal ang contract namin kasi we back 2009-2008, so naka-experience ako 10 and a half months ako, almost 1 year ako on board. But now I think is 6 months, 7 and a half months. So, matagal na yung 8 months. Usually, may aabot na 8 months. Pero usually na ngayon, listen na hindi nakatulad dati. Yan. 10 months contract. So, 5 crew members, very fast promotion. So, mabilis ang promotion dito sa pagbabarko sa passenger cruise line kasi needed siya. Daming barko din, daming, basta masipag ka lang, may dedication ka, love and sa dedication sa pagtatrabaho mo. Because first my contract, nakirecognize ako, nakakuha ko ng employee of the month, so narecognize ako mabilis ang promotion ko. So, mabilis din ang promotion, basta no, huwag kang pasaway, huwag kang malit, basta trabaho ng trabaho ka lang, sumunod sa amo, yun, mabilis ang promotion. So number 6, employee retention is high. So yung pag bawal yung, for example, yung tatalo ng barko, for tatalon meaning mag-jump ship ka, so bawal yun. Grabbing, napaka-strict yun, so bawal. Kasi para sa akin, but mag-jump ship ka pa kung mayroon ka mga magandang opportunity dito, makaka-travel ka, accommodation free, so wag niyong gawin kasi bawal talaga yun. Number 7 is you'll get to see the world but it's not a vacation. So number 7 yan. Meaning, pumunta ka sa cruise line, hindi yun ay ibig sabihin na para kang bakasyonista ka. You work
and you pay. So meaning, magtrabaho ka, makakita ka sa buong mundo, kaya lang nagtrabaho ka. Hindi kayong, for example, makalabas ka ng 10 hours, no. So limited ang time mo pag lumabas ka. For example, nung unang kontrata ko, nakalabas ako sa Alaska, but limited time, 1 oras, kasi gusto kong kumain. Kasi may Pilipino ko, sindoon sa labas. So kakain ako, tapos balik uli. So hindi matagal, at least nakakita ka. Importante, may nag-travel ka with pay, not hindi ka nag-travel ka pero ikaw ang gumasto, so with pay ka naman. Yun ang kagandahan lang. So number 8 is, it's a family affair. So for example, may asawa ka o mag-asawa kayo sa isang barko, hahanapan kayo ng isang company na magkasama kayo, isang accommodation kayo, isang kwarto kayo na magkasama kayo at the same, tawag namin ay, dati yan, nakalimutan ko, is companion yon. Magkasama kayo kung mag-asawa kayo. Kahit saan kayong barko, saan kayong maka-rotation, saan kayong magsasign na bagong ulit na barko, magkasama kayo. So, hahanapan yan ng company para magkasama kayo. So, number 9, the crew is not eating the same food as you. So, pagkain namin, iba sa pasahero. Ang pasahero, iba din pagkain sa crew. Ang crew, iba din sa pasahero. So, meaning, hindi kami magkaparehong pagkain both sa aming mga passenger at saka crew. So, iba yung pagkain namin, iba din yung sa passenger. At least, may pagkain everyday. So, masarap din. Iba-iba lang ang menu namin, but maganda din. Number 10, Cruise Line help employees find homes online. So some of the company, tutulungan ka magkaroon ng sariling bahay, but ako, sa hindi ko nakapagtipid ng maayos, wala pa ngayon, pero I do it to work hard now, mag-saving a lot of money because not all the time we have a work on the ship. So I saving all the time na ngayon I realize we need to save. So, yun lang ang mga 10 packs you might not know. So, we recap natin. Una ay there's a lot of job opportunity. Of course, dami. Sa passenger, daming kailangang tao. Daming doktor, yun. Yun ang ibig sabihin. Doctor, chef, stateroom stewards. Number 2, we Filipinos are very popular in cruise line industry. So, we are very popular sa shift workers. So, madami tayo. So, kailangan nating magsipag para continuous natin na kilala tayo na magaling na mga trabahante. Number 3 is, new members undergo training, monthly training. So, mag-undergo tayong trainings, mga safety, mga public health, yung mga simple na trainings. Number 4, contracts are long, hindi na masyado ngayon, pwede ng 6 months, 7 and a half months, so depende na po yun. Number 5 is crew members do get promotion. So, mabilis ang promotion, basta nasa sayo din yun. Kung maging masipag ka, mabilis din ang promotion. Number 6 is employee retention is high, so bawal yung mag-jump ship. But kailangan mo mag-jump ship? Eh, maganda kang trabaho, may sahod ka, maganda kang vacation, so bawal yun, retain. Pinaka-high retention yon. You'll get to see the world, but it's not vacation. So, makakita ka ng iba't ibang bansa, ay buong mundo, kaya lang, hindi ka bakasyonista. Meaning, hindi ka pumunta ka, with pay ka, pero limited ang paglabas mo. Makakita mo naman siya, importante. So, number 8 is a family affair. So, kung may mag-asawa sa isang barko, sa isang passenger, cruise line, hahanapan nila, itawag namin companion. So, magkasama kayo sa isang accommodation, next contract, kung halimbawa, uuwi kayo at magkasama kayo ulit, isasama ka nila. They will find way nga magkasama kayo lagi. So, number 9 is, the crew is not eating the same food as you. So, hindi magkapariho ang pagkain ng passenger at saka crew. So, number 10, cruise line help employees find homes online. So, ang some of the passenger cruise line na company, tinutulungan kami magkaroon ng sariling bahay para
pag-uwi namin, may maganda din kaming naipon, makita na sa ibang tao na yung lahat ng pinagpaguran mo sa onboard, so may napupuntahan. So, God bless. So, isa lang masasabi ko, work hard while still you alive, and then sleep when you are die. So, kailangan mong magtrabaho kasi kailangan mong mabuhay every day. So, maraming salamat. Sana naintindihan nyo po yung 10 facts you might not know about working in the cruise ship. So, God bless. Thank you. Have a good day.